Good morning. Ako pala si Mark Tandoyog, Tam-awan Village Artist. So, bali, ang gagawin nating workshop ngayon is monoprint. Isang klase rin ng printing. So, bali, monoprint, ibig sabihin nun, is mono. Isang print, talaga, iisa lang siya. Hindi siya pwedeng madoble-doble. Kagaya ng silkscreen na pwede kang gumawa ng maramihan. Pag monoprint, isa lang talaga yung magagawa mo sa isang print. Kahit ulitin mo pa yung subject, hindi talaga magkakapareho kasi isa talaga yung kamay mo yung gagamitin. So bali, punta tayo sa mga materials na. Ang pinaka-importante doon na materials is yung glass print. Flexi-glass yung ginagamit natin ngayon. Pero pwede rin yung simpleng glass lang. Yung window glass o lagyan lang ng tape sa gilid para hindi makasugat. Ang ginagamit kasi natin ngayon, flexi-glass kasi mas madali siyang gamitin, mas magaan, saka pwede siyang dalhin kung kahit saang workshop na malayuhan. Saka yung textile paint na black, ordinary na textile paint. Tapos yung mga ibang kulay na gagamitin sa pag mag-hand paint na i-hand paint na yung kwan. Pero ang kwan lang, yung black na ordinary yun lang talaga yung pinaka-importante. Tapos siyempre yung brush na gagamitin, mga paint brush, mga yun. Saka yung kwan kasi natin ngayon, monoprint on t-shirt. So bali, ito yung pinaka-final na kwan natin. Pero magpiprint din tayo sa papel kasi pwede rin naman siya. Papel o kahit na anong ibang pwede mong gamitin. Parang kung gusto mong gumawa ng painting o artwork, pwede kang gumamit ng mga ganito. Start na tayo. Magkwan muna tayo sa artwork. Subukan natin sa artwork muna. Sa paper. Ganito na yung process niya. Magkunuhan natin dito black pero wala. Wala kasing black kaya ito na lang. Basta dark color na lang gamit. Bali, ganito lang siya. Gagawin mo muna yung base. Pero kailangan mo rin tansyahin yung pintura, yung pag-mix mo sa pintura. Yung hindi siya masyadong matubig. Tapos hindi naman masyado yung parang walang tubig. Tansyahin mo rin. Kaya kailangan, pag ginagawa mo na ito, nasa isip mo na yung design para, kasi pag magtagal, matutuyo, lalo na pag sa mainit na lugar, matutuyo na yung nasa glass, hindi mo na siya mag-print. So, kailangan mabilisan din yung paggawa. Bawal gawa lang tayo ng mas maganda kasi yung simpleng design lang. Maganda kasi dito yung makikita mo yung mga texture niya. So, testingin natin sa paper. Baligan nun lang. Tapos press mo lang yung kwan. Dahan-dahan lang para hindi siya mag-smudge. So, baligan nun yung kwan effect niya sa paper. Kung kasi ito yung paper na parang may kwan kayo, parang ganito yung nagkwan niya. Pag sanded paper, iba naman yung effect niya. So, pag nag-print ka sa ibang klase ng papel, iba-iba rin yung epekto niya. So, bali ito yung effect niya sa ganitong papel. So, pagkatapos mo nagawa na isang papel, so bali monoprint siya, kaya pagkatapos na print, mapapalit. Pupunasan mo na, so talaga isa lang talaga yung magagawa. Pag nabura mo na yun, pwede na mo uling gumawa ng bagong design na naman. So, bali natapos na natin yung pag-print sa paper, sa artwork. So, ngayon gagawin na natin yung final, gagawin na natin sa t-shirt on monoprint. Same process lang. Gagawin na natin yung base niya. So, baling tinuturo ko dito yung technique lang. So, yung technique at saka yung pinaka-basic na pag-monoprint. So, kung nasanay na kayo, kung alam niyo na yung ginagawa niyo, pwede na kayo, yung sarili niyong paggawa, o pwede na kayo mag-experiment. Basta isipin niyo lang, pinaka-basic talaga nito is yung black na black color ang gamitin niyo sa base niya. Black textile paint na ordinary. Ito, pwede rin linisan pag nahawag. Pwede ka lang gumawin design.
Maganda yung gawin nyo muna ng design, simple lang, yung mabilisan lang. Para hindi matuyo yung design at ma-print pa nyo. So yun, ganito na yung process. Ako naman pa... So mas maganda pag yung plexiglass, kasi pag yung glass, baka may tendency na mabasag. Pag yung plexiglass, kahit na anong diin mo, hindi siya mababasag. Ito na yung nagawa na natin. Bali yun, pagkatapos na yung printing niya, pupunta na tayo sa pag-hand paint. Lalagyan mo na siya ng base o kung ano yung gusto mong pag-paint para mas maipakita mo yung design. Bali ito na yung finished product natin. Bali ganito. Pakita mo sa likod na doon yung monoprint. So bali ito na yung basic ng pag-monoprint.